Hello, isang mapagpalang araw po muli sa atin mga idol. Ngayon po magluluto ako dyan ng tabagwang po mga lods. Sa Bicol po, tabagwang yan. Sa Tagalog, suso. Ano po ba to? Snail. Ayan po, yan ang aking lulutuin mga idol. Dala po yan ng mister ko galing sa Albay at sasamahan po natin yan ng pako. Gagataan po natin yan mga idol. Puro gata na naman po ngayon ang lulutuin ko kasi yung in-upload ko po kagabi, ano rin yon, gata, nalaing, gabi po, dala rin po niya yung kasi. Ayan po, tulam lang po natin ang mga dulo, ang suso na yan mga idol, tapos kakalugan po natin mabuti yan para yung mga kinain po nila lumabas. Linisin po muna natin mabuti yan bago natin lutuin. Ayan po mga lods, igisa na po natin yan ngayon sa luya. Halo-haloin lang po muna natin yan. Pampawala po yung mga idol na lansa. At isunod na po natin dyan ang ating sibuyas at bawang. Sabay na po yan. Halo-haloin lang po ulit natin yan hanggang sa medyo maluto ng ating sibuyas, bawang. Yan, ganyan po ang aking pagluluto ng suso mga idol. Halo-halo lang. So, ganyan pong nagisa na natin yan. Luto na po yan. Ilagay na natin ang ating tabagwang. Malinis na po yan mga lods. Kinalugan ko yan ng paulit-ulit para talagang matanggal ang kanilang mga kinain. Ihalo lang po natin ng mabuti yan kasi para maluto siya ng maayos. Ilagay na rin po natin dyan ang ating paminta at asin. At haluin lang po ulit mabuti kasi baka sa isang suso lang pumasok ang kanyang asin. Maalat po yung pagsinipsip mga idol. Ayan. At pagkagisa po niyan, ilalagay na rin natin dyan ang ating hiniwa-hiwa ko lang po ang tanglad mga idol. Nahihirapan ako magtali eh. Kaya hiniwa ko na lang po. Masarap po sana yan lods, yung mga tabagwang na yan. Pagka yung piniga mo pong nyug, susunugin muna, mabango po yan. Ayan po, nagisa na natin at sobrang bango na po niyan mga lods. Ilalagay na po natin dyan ang ating gata. Haluin lang po muna natin kasi natikman ko na rin po yan na ano na siya, nakukuha na po yung laman pag sinipsip mo. Kasi kailangan po hindi siya matigas. Luto na yung laman niya bago mo siya ilalagay ng gata. Ayan po mga idol, ilagyan ko na yan ng gata. Pag nagata po ako dyan, konti lang. Puro lang po talaga kasi pako nga po yung ihahalo. Pag nilalagay po kasi ang pako, medyo nagtutubig pa. Kaya medyo dadami rin po ang sabaw niyan. Yan, at haluin lang po natin yan ulit. Para hindi po magbuo-buo ang kanyang gata. At nilagyan ko nga rin po pala yan mga idol ng kalamansi. Nung ginisa ko, hindi ko na po naipakita. Nakat ko po yata. Kasi para po pampawala yun ang lansa. Tsaka mabango po talaga siya pag nilalagyan siya ng kalamansi pag ginigisa. Ayan, halo lang ng halo mga idol para pumasok din po yung lasa sa bawat suso niyan. Ayan, at lalagyan na po natin yan ng ating bitchin. Yan lang po ang pinakagusto ko talagang panimpla, bitchin. Mula noon naman po talaga mga lods. Eh, bitchin lang ang panimpla ng matatanda. Wala pa pong kung ano-ano mga tinitimpla dyan. Yan lang po ang, simple lang po ang pagluto niyan mga idol. Pero kahit na po pagkain pampobre po yan, masarap po talaga ang suso. Pag ganyan na po, kulong-kulo na po, ilagay na natin dyan ang ating hinimay na pako. Malinis na rin po yan, hinugasan ko talaga po yan sa running water mga lods. Paborito ko po ang pako mga idol. Bihira po kanya makapagulay dito kasi pag dito ka po bumili sa atin, ang mahal rin po talaga kaya... Ngayon pong nakauwi yung mister ko sa probinsya, kinunan po talaga ko niyan ng aking biyanan, si Paikto po, kasi alam niya pong mahilig ako sa mga ganyang pagkain. Tsaka pati po yung gabi na niluto kong in-upload ko, siya rin po ang nanguhano ng biyanan ko. Takpan lang po ulit natin yung mga idol hanggang sa bumaba ang kanyang gulay. At pag ganyan na po siya, okay na yan, haluin po natin mabuti para maluto naman ang pako. Yan, at nandiyan na rin po ang lasa niyan mga idol. Kompleto, ricado na po yan. Hihintay na lang po talaga yan maluto.
nang mailagay na po ang pako, mga idol, parang ano na, ang sahog na yung pako. Naging marami na yung suso niya. Ayan. Pero masarap po talaga siya. Bihira lang po ako na makaluto niyan ngayon. Pero pag sa probinsya po, halos lahat ng sahog ng mga gulay pag inataan. Pag wala ka pong mga pambili lang kung ano-ano, yan lang po talaga, tabaguang, okay na po yan. Mahalaga po sa atin, nakakakain tayo, mga idol, ng 3 beses sa isang araw. Ayan, at nilagyan ko rin nga po pala yan ng mga tanim kong dahon ng sibuyas lang po yan, tsaka bawang. Kasi mabango rin po talaga sa mga niluluto. Ayan po, hintayin na lang po natin yung maluto talaga, mga idol, na gulay. Okay na po yan. Maraming kanin na naman po ubusin yan. Ayan, halos luto na po yan, mga idol. Yung gulay na lang talaga ang aking niluluto. Maraming maraming salamat po sa inyo sa palagi niyong pag-suporta, mga idol, sa napakaliit ko pang bahay. Lagi pa rin po kayong nandyan. Lalong-lalo na po sa mga OFW na nanonood po. Thanks for watching po, mga idol. Kain po tayo.